sabihin sa atin ng iba. Official talaga. That's my question. Hello, Kathen fans! Kamusta po kayo? Ito na yung ano mga kasabira sa utang ko sa inyo. Kasi kung nakalalan nyo nakaraan, yung mga pictorials na parang mag-asawa ang atake mga kasambreros ng Kathen sa El Official. Ito na po yung kanilang interview portion mga kasambreros. And sobrang matutuwa kayo dito sa last part na sobrang kinilig at saka sobrang humanga si Ma'am Catherine mga kasambreros as in halatang halata sa kanyang kilos at expression. Alright, sa pinakauna mga kasambreros, meron silang set of questions. Ang tanong sa kanila, ano yung pinaka-paborito nilang romantic movie of all time? Tapos, yung kay Ma'am Catherine ay The Notebook or Pretty Woman. Pero it's more on The Notebook. And nag-agree din ha, yun din pala yung paborito ni Pops Alden. So, hindi na siya ganong karata ngayon. So, pareho sila ng paboritong romantic movie of all time mga kasambreros. And then next question, describe yung bawat isa in 3 words. Sabi ni Alden to Catherine, sabi niya caring, passionate, and tsaka lovable. O, diba? Tapos sabi naman ni Catherine kay Tisoy ay very gentle, organized, tasabay tawa, and then workaholic. So yun. Tapos ano yung favorite nila na eksena sa Hello Love Again mga kasombreros. So abang-abang pa pala kayo, maisingit ko lang, abang-abang kayo sa mga updates natin kasi masyadong maraming tayong updates mga kasombreros sa ating YouTube channel. And then, so yan, favorite scene nila mga kasombreros ay yung bench scene, yung nasa upuan sila. Sobrang heartbreaking nga talaga nun mga kasombreros. Tapos yung palitan nila ng linya talagang mamumove ka talaga at matatouch and maiiyak ka pa mas malala mga kasombreros, no? And walang ano, walang problema kasi nakaka-relate ang halos lahat ng nakapanood mga kasombreros ang pelikula na maging sila man, no? Babae, lalaki, bata, matanda ay umiyak din mga kasombreros. Yung enjoy na enjoy sila pagpasok at saka masayang-masaya pag-uyat paglabas nila ay luhaan na sila mga kasombreros or parang nagbaon sila ng tissue para pamunas ng kanilang mga luha mga kasombreros. So, sobrang ganda nun, no? Sana nga talaga may part 3 na Hello Love Forever mga kasombreros. And then ito, sobrang kulit ang tanong na to. If you could ask each other one burning question, as in hot na hot at saka mainit at saka impacting or impactful mga kasombreros na question, ano yun? Sabi ni Alden kay Catherine, kung sino daw yung pwedeng i-let go ni Ma'am Catherine sa kanyang buhay na kung magpaparte pa ng buhay niya ngayon. And then sobrang hirap, no? Kasi sabi ni Sir Alden, is it your best friend or yung one true love? So ganun. So nahirapan siyang sumagot. And nung tinanong din niya si Alden ay ganun din siya, no? Parang mahirap din siya mga kasombreros. And then yung kanyang question is sabi ni Ma'am Catherine, would you sacrifice your happiness for the love of your life? And sabi ni Pops Alden na dito talagang sobrang na-amaze si Ma'am Catherine ay yes, no, kaya niyang i-sacrifice yung kumbaga pa yung kanyang happiness, sariling happiness para sa kasiyahan ng kanyang minamahal. And na-justify niya dito mga kasombreros kasi tama siya, no, kasi parang sabi ni Ma'am Catherine, paano sa parang kaya mo i-sacrifice, parang ganoon, parang hindi ma-atim ni Ma'am Catherine. And then na-explain at na-justify ito ni Pops Alden. Sinabi niya na kasi magiging masaya si Pops Alden kapag nakita niyang masaya yung one true love niya. So gano'n. Sabi niya, grabe talaga. Para napagrabe si Ma'am Catherine mga kasombreros. And ayan, no? Talagang si Mrs. Fulkerson ay mas lalo nang may in love. Panoorin po natin. And then, yun nga mga kasombreros, abang-abang kayo kasi maraming updates, lalong-lalo na paunang tikim natin na maraming gustong kumuha talaga na kumapa ng mga brands sa Kathen mga kasombreros na dati ay si DJ ang kasama ni Ma'am Catherine. Ngayon ay si Pops Alden yung tandem nila mga kasombreros. Napatikim lamang po yan and enjoy tayong panoorin yung video. Pagpalain po kayo. Hello guys, this is Alden. Hello, this is Catherine. The Notebook? Yeah, The Notebook. Yun din answer ko. Or pag medyo light, baka Pretty Woman. Pretty Woman. And The Notebook. The Notebook. Ako muna. Okay. Caring, passionate, lovable. Very gentle, very organized. And
workaholic. Yeah. Feeling ko yung bench. Yeah, me too. Yung bench. The bench scene. We can't tell what the scene is about, but makikita nila yan. Yung sa nasa bench kami dalawa. Nasa bench and overlooking. Yeah. Yes. Who would you let go? Who would I let go? Who would you let go? Dapat di ko pa na-let go? Yes, dapat. So part pa ng life ko na. Yes. Your one true love or your best friend? No right or wrong answer naman. Parang di ko kaya. Hindi ko kaya pumili. I'm sorry. Ang corny ng sagot ko. Yeah, pero ikaw ba meron? Ang papalihin ka. Mahirap din siyang sagutin. Gaya lang yun lang yung naisip ko na parang... But what if my best friend is the love of my life? So okay. You can let go ng paging friends and then... And then, pwede kayo mag-evolve into something deeper. Or, you give up mo yung romance and then you can just become friends. Yeah, ganun. Pero mahirap siyang sagutin talaga. Pero mahirap kaya, siya. Anong pipiliin mo? Burning question ko sa kanya, would you sacrifice your happiness for the person you love the most? Of course. You really? You'll sacrifice your happiness? I think yes. Kasi, kagaya yung sabi ko sa'yo dati, diba? Parang, for me, love is sacrifice. Okay. And I think, of course, syempre, we're now at an era naman talaga na people are encouraged to love themselves, diba? But yes. Medyo old school lang kasi ako. So, syempre ako, I really value happiness of other people. Actually, more than your happiness. More than mine. But how about your happiness? When I see them happy, I'm happy. So you're willing to sacrifice that kasi makukuha mo din yung happiness. Yes, pag masaya sila. Second na lang ako. Doon na lang. To follow na lang. Grabe siya talaga. That's my question. Yeah. Para po sa ating Word of God, mga kasembreros, ay pagpapatuloy po natin yung mga pangalan ng ating Panginoon, mga kasembreros. Mga pangalang amazing, wonderful, at saka grandeur, mga kasembreros. And yung isa sa mga pangalan na nabanggit din natin nakaraan ay our God is the Yahweh Makadeshem or Yahweh or Jehovah M. Kadesh. Yung Jehovah, mga kasembreros, is a Greek or Hebrew word for Yeshua or Yahweh. So pag tinanslate natin sa Tagalog, no, Diyos, sa English, God, mga kasembreros. So yan po yung kanyang etymology. Ang etymology naman po ay ang pag-aaral ng history ng mga salita kung saan sila nanggaling. So unang-una, no, the great I am. Tapos pangalawa, he is our Yahweh, the self-existent one. Tapos Adonai, he is the Lord over all. He is the Yahweh Makadesh, the Lord sanctifier, the purifier, tagalinis ng ating kasalanan at ng ating soul, ng ating kaluluwa at espiritu, mga kasembreros. And then next name ng ating Diyos ay Yahweh Rohai or Ra'ah. Okay, Ra'ah. So that is how it is pronounced, mga kasembreros. The Lord my Shepherd. Yung shepherd, mga kasembreros, kapag sa literal na buhay or sa isang occupation or trabaho, yung shepherd po ay tending the flock of sheep. Okay? Sila yung tagabantay ng mga tupa. So every time may makawalang tupa, every time na may naliligaw ng daan, may mga na-aksidente or kung ano man nangyari sa mga tupa, the shepherd is always there to rescue and show care or concern dun sa mga tupa or sa sheep, mga kasembreros. Yun ang role ng isang shepherd. So the Lord also is our great shepherd. That is why he is called isa sa mga pangalan niya, mga kasembreros, is Rohai or Ra'ah. The way a shepherd tends his sheep, he cares for you and leads you to still waters and green pastures, mga kasembreros. And nakaka-amaze dito, mga kasembreros, because yung ating Diyos po ay hindi siya pabayang Diyos. As a matter of fact, yung mga kawan niya, yung flock of sheep niya, tayo, mga kasembreros, na niligtas niya, tayong mga tumanggap sa kanya at ginagawa siyang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, ay hindi tayo pinapabayaan. Psalm 81, give ear, O shepherd of Israel, you who lead Joseph like a flock, you who dwell between the cherubim, shine forth. And then Jeremiah 31:10, hear the word of the Lord, O nations, and declare it in the isles afar off, and say, he who scattered Israel will gather him and keep him as a shepherd does his
flock. So grabe mga sombreros, dito natin makikita na ang Diyos natin ay hindi tayo pababayaan. Tayo lamang po ang inaantay ng Diyos, kasi kapag sobrang tayong busy, sobrang ating ginagawa araw-araw, agenda dito, agenda doon. So dito natin masasabi na ang Diyos natin ay magpapakilala sa atin kapag sa situation natin ay naging, kumbaga pa, naging aid siya, naging tulong siya mga sombreros. And every time, no, hindi lamang sa mga panahon na tayo ay down na down, tayo ay hindi natin namamalayan na ang Diyos pala ay kumikilos sa atin. That is why yung ating pasasalamat dapat ay normal na nagmumula or lumalabas sa ating mga labi and actions mga kasombreros. Nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi yung mga nangyayari sa spiritual kingdom mga kasombreros, alam nyo kung bakit sobrang dami nangyayari sa spiritual world, sa spiritual kingdom na hindi natin nakikita na nililigtas na pala tayo ng Diyos. Hindi lang natin sila nakita because angels, no, yung kanya mga lingkod mga sombreros ay mga invisible sa ating mga naked eye. But God is really busy saving His people and saving those who are His mga sombreros. Isa pang verse na babasahin natin is Ezekiel chapter 30 verse 12. As a shepherd seeks out his flock on the day he is among his scattered sheep, so will I seek out my sheep and deliver them from the places where they were scattered on a cloudy and dark day. Grabe mga sombreros, no? Kung merong tagapag-alaga, merong nag-aalaga sa ating mga sombreros na the best at saka walang kapantay, yun ay yung ating great shepherd, no? Yung ating Yahweh Rohai or Ra, mga kasombreros. So, that is it for the meantime, mga kasombreros. Nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, and our shepherd, mga kasombreros, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasombreros, and paalam po. I love you.